Ang Nawawalang Kopa, ika-44 na kabanata. Samantala, inutusan ni Jose ang tagapamahalang alipin sa kanyang bahay. Sinabi niya, punuin ninyo ng pagkain ang mga sako ng magkakapatid ayon sa kanilang makakaya at ilagay sa mga sako nila ang perang ibinayad nila. Ilagay ninyo ang aking kopang pilak sa sako ng bunso kasama ng perang ibinayad niya sa pagkain. Ginawa ng tagapamahalang alipin niya ang sinabi ni Jose. Kinabukasan, maagang umalis ang magkakapatid na dala-dala ang kanilang sako. Hindi pa sila nakakalayo sa lungsod nang sabihin ni Jose sa kanyang tagapamahalang alipin, bilis habulin mo ang mga taong iyon, at kung maabutan mo sila'y sabihin mo sa kanila, bakit masama ang iginanti ninyo sa mabuting ipinakita namin sa inyo? Bakit kinuha ninyo ang kopa na iniinuman ng aking amo at ginagamit niya sa panghuhula? Masama ang ginawa ninyong ito. Naabutan ng tagapamahalang alipin ang magkakapatid at sinabi niya ito sa kanila. Sinabi nila sa tagapamahalang alipin, paano po ninyo nasabi iyan? Imposibleng gawin namin ang bagay na iyan. Alam niyo rin na mula sa Kanaan ay dinala namin pabalik sa inyo ang perang nakita namin sa aming mga sako. Kaya bakit magnanakaw pa kami ng pilak o ginto sa bahay ng amo ninyo? Kapag nakita niyo ang kopa na iyan sa isa sa amin, patayin niyo siya at magiging alipin niyo kami. Sinabi ng tagapamahalang alipin, sige, kapag nakita ko ang kopa sa isa sa inyo, ay magiging alipin ko siya. At ang matitira sa inyo'y walang pananagutan. Kaya nagmadaling ibinaba ng bawat isa ang mga sako nila at binuksan ito. Agad na hinanap ng tagapamahalang alipin ang kopa sa mga sako, magmula sa panganay hanggang sa bunso. At ang kopa ay nakita sa sako ni Benjamin. Nang makita ito ng magkakapatid, pinunit nila ang kanilang mga damit sa sobrang kalungkutan. Muli nilang isinakay sa asno ang mga sako nila at bumalik sa lungsod. Nang dumating si Huda at ang mga kapatid niya sa Ehipto, naroon pa rin si Jose sa bahay niya. Pumasok sila sa bahay at lumuhod sa harapan ni Jose. Sinabi ni Jose sa kanila, ano ba itong ginawa ninyo? Hindi nyo ba alam na marunong akong manghula? Kaya wala kayong maitatago sa akin. Sinabi ni Huda, mahal na gobernador, wala na po kaming ikakatuwiran pa sa inyo. At hindi po namin masasabi na hindi kami nagkasala. Ang Diyos po ang siyang naghayag ng aming kasalanan. Ngayon, lahat po kami ay alipin na ninyo. Kami at ang isa na nakitaan ng kopa. Pero sinabi ni Jose, hindi ko magagawa iyan. Kung kanino lang nakita ang kopa, siya lang ang magiging alipin ko. At makakauwi na kayo sa inyong ama ng matiwasay. Nagmakaawa si Huda para kay Benjamin. Lumapit si Huda kay Jose at sinabi, hinihiling ko sa inyo, mahal na gobernador, na kung maaari pakinggan niyo ako. Huwag sana kayong magalit sa akin. Kayo na gaya ng Faraon. Tinanong niyo kami noon kung mayroon pa kaming ama at kapatid. At sinagot po namin na may ama pa kami na matanda na. At may bunso kaming kapatid na ipinanganak sa kanyang katandaan. Sinabi po namin na patay na ang kapatid niya. At siya na lang ang naiwan sa kanilang magkakapatid na buo. At mahal na mahal po siya ng aming ama. Sinabi rin po namin na dadalhin namin siya sa inyo para makita niyo rin siya. Sinabi namin sa inyo na hindi maaaring iwanan ng bunsong kapatid namin ang aming ama dahil baka ang pag-alis ng kanyang anak ang siyang ikamatay niya. Pero sinabi niyo po sa amin na huwag kaming magpapakita sa inyo kung hindi namin kasama ang aming bunsong kapatid. Ang lahat ng ito'y sinabi namin sa aming ama noong umuwi kami. Hindi nagtagal sinabi ng aming ama na muli kaming bumalik dito at bumili ng pagkain. Pero sinabi po namin sa kanya na makakaalis lang kami kung kasama namin ang aming bunsong kapatid. Dahil hindi kami maaaring magpakita sa inyo kung hindi namin kasama ang bunso namin. Ito ang isinagot niya sa amin. Alam niyo naman na dalawa lang ang anak ko sa asawa kong si Raquel. Ang isa'y wala na. Maaaring niluray-luray siya ng mababangis na hayop. At hanggang ngayon hindi ko pa siya nakikita. Kung kukunin niyo pa ang isang ito na naiwan sa akin, at kung may mangyari sa kanya, baka mamatay ako dahil sa sobrang paghihirap ng aking kalooban. Kaya ang buhay po ng aming ama ay nakasalalay sa buhay ng kanyang anak.
Kung uuwi kami na hindi namin siya kasama, tiyak na mamamatay sa kalungkutan ang aming ama na matanda na. Itinaya ko ang aking buhay para sa kanyang anak. Sinabi ko po sa aking ama na kung hindi ko maibabalik sa kanya ang kanyang anak, ako ang dapat sisihin habang buhay. Kaya mahal na gobernador, ako na lang po ang magpapaiwan dito bilang alipin ninyo sa halip na ang kanyang anak. At payagan nyo na lang po siyang makauwi kasama ng mga kapatid niya. Hindi po ako pwedeng umuwi nang hindi kasama ang anak niya. Hindi ko po kayang tiisin na makita ang masamang mangyayari sa aming ama.